I'm joy to the world. Titingnan niyo lang guys si Joy. Lalakad-lakad dito sa seaside. Tapos punta tayo mamaya guys ng home station. Uwi na ako. Ginagawa ko lang ito guys para pantanggal sa pagod. Kasi pagod din kaya matrabaho ako sa loob ng siyam na oras. Siyam na oras. Gigising ako ng 4 AM. Kakain ako ng 5. At saka dapat ay 5:20. Aalis na ako ng bahay. Maglakad-lakad ako ng 10 minutes sa puntang MTR station. 5:40 first trip ng train papunta ng Hung Ham. At saka mayroon pa akong natirang 15 minutes bago ako papasok sa aking pinag tatrabahuan. Ito guys na area ay dito noon nag-exercise ang mga matatanda. Kasi noon po ay may meron akong lula na inaalagaan. Pero yung lula na yon, ang kanyang ina, yon ang nagmamaltrato sa akin. After 3 months, gumawa ako ng notice, pinadala ko sa immigration. After 1 week, tumawag ang immigration kay amo. Yun na yun guys. Palit-ulit na lang tayo sa kwento ng buhay bilang isang OFW. Pero totoo lang po guys, hindi hamak, hindi ban basta-basta ang pagtatrabaho. Mahirap ang maging isang OFW. Mararanasan mo ang gutom talaga guys. Okay lang yan, ang pagod na mapagod ka, kasi syempre punta tayo ng ibang bansa para magtrabaho, makapera, makapagpadala ng pera sa Pilipinas para mayroon ipang suporta sa mga anakis. Ayan. Malapit na tayo sa Laguna Verde guys. Ito yung mga daan. Punta na. Ito ano, Laguna Verde na yan o. Oh. Yung color green na bahay. Kaya dito sa seaside ang bahay ni amo. Bali ito ang daan papunta din ito ng ano eh, palingki. Shortcut na ito guys, itong ating mga dinadaanan papunta ng palingki. Yung color green na doon guys sa dulo, bagong building yan ang ginagawa. Parang may net siya na color green. Ginagawa yan. Pero may barko doon sa dulo guys, oh. Tingnan natin sa malapitan. Barko ba siya? Barko siya, no? Oo, barko. Ayan ang building guys, oh. Parang may net. Hindi pa natapos. Oh, tapos na ba? Hindi, tingnan ko lang mabuti. Be. Oh, parang tapos na yata eh. Malabo kasi paringin ni Joy guys pag malayo. Kaya iyaan nyo lang yan.
Makikita ko noon guys, ito dito na mga area. Yan may hagdan. Nagsiswimming yan dyan sila guys noon. Dito. Nagsiswimming yan dyan sila guys noon. Mga inchik. Dyan. Ngayon wala. Malamig kasi tubig eh. Medyo malayo na tayo guys. Nag-ikot tayo doon oh. Papunta dito. Nag-ikot-ikot tayo. Nag-ikot-ikot tayo. Ayan. Uwi na tayo guys. Napagod na si Joy sa kalalakad. Kaya tara na guys. Uwi at uwi na tayo. Punta pa ako ng Hungham Station. May pagmedyo malayo din itong aking nalalakad. Kaya ito ang daan. Shortcut ulit tayo guys. Punta ng Hungham Station. Laki natin talaga ang pinagbabago dito sa lugar. Dito tayo dadaan. Marami ang mga harang-harang dito. Dati wala ito eh. Ayan na Laguna Verde yan dyan sa likod. Dyan ay salit lang guys. Ang bahay na ayan. Yan ang Laguna Verde. Laguna Verde, ang bahay na iyan. Andyan ako nang gagaling noon. Malaki na ipagbabago dito na area. At hanggang wala dyan guys, o yung color green na yan. Laguna Verde, black 1, black 2, black 3. Pero nakalimot na ako kung ano akong black noon. Black 5 ako yata. Doon ako sa dulo. Papasok pa ako dyan sa dulo guys. Kaya tara na, uwi na tayo. So guys, kaya sa muli po, maraming salamat sa pagsama-sama po ninyo sa kay Joy. Nag-tour ko po kayo dito po sa view sa Hungham Ferry at saka dito po sa seaside. Sa muli po, maraming salamat. Bye bye. Mag-ingat po kayo dyan guys. Salamat po. Bye bye.